Goodbye Showtime na ba? Ano na ang gagawin ngayon ng Showtime matapos po ang masamang kinahinatnan ng kanilang show at lalong-lalo na po ang ABS-CBN? Good day! Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? So ito, pag-usaman po natin patungkol po sa Showtime. Alam niyo na siguro to, may nangyari po sa kanila. Pero tingnan po natin ano po ang mga ano, kasi may mga clash kaagad na naganap, no? After po na mailabas ang statement o decision po ng MTRCB, nag-react po yung netizens, yung mga solid Showtime supporters. Subalit may rest back din po dito si Lala Soto, no? Tingnan po natin, alamin po natin mga sangkay, kasi siya po nagiging pulutan dito sa Batikos, no? Kasi hindi po matanggap syempre ng iba, mga sangkay, no? But before we start, guys, paki-subscribe po muna yung ating channel dito sa YouTube. Ayan po, pindutin nyo lamang po yung subscribe button sa ibaba, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all, alright? Napakadali lamang po yan, mga sangkay. Showtime, ano na nga bang nangyari? Okay lang ba sila? O yung mga nasa Facebook pala, no? Huwag niyong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Alright, guys. Eto, tingnan po natin. Siguro, marami nang nakakaalam dito, mga sangkay. Ayan po, MTRCB denies it's Showtime's appeal on suspension. Di ba nabigyan po sila ng 12 days na suspension dahil nga po sa mga masasagwa, malalaswa nilang ginagawa, mga sangkay. O sinasabi doon sa Showtime. Ngayon, dami po, ang dami, mga sangkay. Nabasa at nakita naman po natin yan. Binukay-kay po natin dito. Dito wala po tayong ano eh, kinakampihan, mga sangkay. Wala po tayong dito, no? Tine-check po natin yan kung talaga nga namang mayroon pong problema. Ang problema, mga sangkay, napakarami pong violation, no? Hindi lamang po yung icing issue ni Ayon Perez at Vice Ganda, kundi maging ang marami pa po nilang mga malalaswang sinasabi, no? MTRCB denies its Showtime's appeal on suspension. A copy of the MTRCB statement was received by Inquirer, in which the regulatory body found no merit to the motion for reconsideration filed by the show's producers in connection with it. Ayan, mga sangkay. Mas mabuti, basahin po natin itong kumpletong detalye. Saan ba yung ano di? Ayun, ito po. Ito yung ano ng MTRCB. Ito po yun. The Movie and the Television Review and Classification Board released a resolution date 28th of September 2023 denying the motions for reconsideration filed by GMA Network Incorporated and ABS-CBN Incorporation. Okay. Ayun po. Klaro naman po sa ating lahat, dininay ng MTRCB. At ayon po dito, mga sangkay. Ano ba ito? Okay, ito na po yung ruling nila, mga sangkay. Ayun. So, wala po tayong magagawa dyan, mga sangkay. Kasi, hindi naman po tayong pwedeng mangyalam sa decision ng MTRCB. Eh, ang problema po sa Pilipinas, kapag may decision, mga sangkay, ang isang ano ba tawag dito? Ahensya, nagre-react na hindi matanggap. Sasabihin ka agad, hindi, tinadaya tayo niyan. Hindi, ano tayo niyan. Pero ngayon, mga sangkay, kahit naman din anong ngak-ngak natin dyan, wala rin po tayong magagawa. Kasi ito po yung response ni Lala Soto. Ito, mga sangkay, sana ba yun? Ayan. Matapos po ang masusing pag-aaral ng MTRCB, no? Ito po ang nakita nila.
Ngayon, itong si Lala Soto ang napagbuntungan. Napagbuntungan po nitong mga supporter ng It Showtime. Okay? Sabi po dito, on calls to resign as MTRCB chief. Ito ang sagot po ni Lala Soto. Bashing is not new to us. To me, I thank God I am unbothered. Ayan po, reply. Alam niyo mga sangkay, pag ganitong klase mga bashers, dapat di ka talaga ma... Especially if you are public servant, no? Dapat hindi po talaga maapektuhan. Kasi kung emotional kang tao, naku, marami po akong kilalang masyadong emotional. Marami akong kilalang ganyan, kunting ano lang, masyado nang naaapektuhan sa sinasabi ng iba. But ito, ito. Diba? Wala po siyang pakialam. Sabi po dito, I truly believe my being a Soto or my father's daughter should not be taken against me. Instead, it should be taken positively that I am someone who grew up in, loves, and understands the industry. She also clarified that she has no plans to resign as MTRCB chairperson despite concerns of potential conflict of interest. Kasi yan nga po ang ano, di ba? Yan pong ini-issue sa kanya. Subalit mga sangay, wala, unbothered po talaga. Wala pong balak mag-resign si Lala Soto. Tama lang din naman yun, mga sangay. Kasi kapag mag-resign po siya, eh, wala. Kahit sino ang uupo dyan, hindi na po sasantuhin ng kahit na sino. No? Kahit may mali pong ginagawa, sige pa rin. Eh, nagkataon lang kasi talaga, itong si Lala Soto ay isang Soto. Diba? Tapos meron pong show yung si ano, tatay. Eh, wala po tayo magagawa dyan eh. Hindi naman po niya hiniling na maging ano siya eh. Na maging Soto. Talagang yun po siya eh. No? Nagkataon lang na siya po ang nakaupo talaga bilang chief ng MTRCB. At ngayon, mga sangkay, itong kanyang ginagawa, sa kabila, imagine niyo to ha, sa kabila po ng pambabatikos ng solid supporters ni Vice Ganda, sa kabila po ng ang binabangga dito, ABS-CBN, GMA7, pambibigat po yan. Hindi po yan basta-basta. Kung iba lamang pong chairperson ito ng MTRCB, eh malamang sa malamang, nag-resign na dahil po sa takot. Pero mga sangkay, gaya po ng sinabi niya, I thank God I am unbothered. So wala, mga sangkay, hindi po apektado si Lala Soto, mga sangkay. The board explained that Soto had Lala Soto had been had inhibited herself from deciding on its showtimes motion for reconsideration. MTRCB has affirmed that it denied MRS ano to? Filed by both ABS-CBN and GMA. Mm-hmm. Dahil nga po ito dito sa Isip Bata na segment noong July ano? 25. So, sabi po niya, wala, di po siya natatakot mga sangkay. So, dito, natural yung mga reaction dito, yun, Rendon, ikaw ba yan? Pero may mga ano rin. Ano yun, good job. Happy that someone is taking care of what our children and grandchildren watch on TV. Oy, ang ganda po nang sinabi dito lang nag-comment mga sangkay. No? Good job, happy that someone is taking care of what our children and grandchildren watch on TV. Sana pati sa movies din. Thank you po for your good work done. Good job, madam. Hindi po basta-basta ang desisyon nyo. Kasi GMA, ABS-CBN, supporter ni Vice Ganda. Nako, mabigat yan mga sangkay. Pero sabi pa nga po dito nang nag-comment na she is happy dahil meron pong isang tao
na nag-aalaga po sa mga ano, kumbaga nag-iingat po sa mga pinapanood ng kanilang mga anak at kanilang mga apo, mga sangkay, na kung ano po ang kanilang makikita sa TV. No? Kailangan na kailangan po yan. At sa ibang bansa, mga sangkay, rampant na po ang kawalang yaan po ng iba. No? Kahit sa TV. Pero dito sa Pilipinas, kahit papano, eh okay pa po tayo. Medyo conservative pa po ang ating mga kababayan. But sana po magkaroon ng kapayapaan ng isipan ng bawat isa sa araw na ito. Huwag po tayo magpadala sa galit o anumang ano dyan, mga sangkay. Let's have peace and let's pray to God na masolusyonan kung ano man ang mga iniisip nyo. At kung sa tingin nyo tama ang It's Showtime, then you have to pray. Mag-pray nyo ang It's Showtime na makabalik po sa arangkada. So tuloy po ang 12-day suspension ng It's Showtime. Ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell, at click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.